Hi guys! Paano nga ba mag-grow kapag baguhan ka pa lang sa YouTube with zero viewers and zero subscribers? Bibigyan ko kayo ng mga tips na makakatulong sa inyo. Gumawa ka ng mga content na gustong panoorin ng mga tao. Kung may naisip ka ng niche, halimbawa cooking, pumunta ka lang sa YouTube and then i-search mo yung cooking. Kung alin yung maraming views, dun ka kukuha ng idea na ilulutuin mo at i-upload mo sa iyong channel. Pero, huwag mong kapihin yung lahat ng title. Kukuha ka lang ng idea kasi ma-reuse content ka kapag kapihin mo lahat. Kapag wala ka pang niche na naiisip, ito yung gawin mong content. Yung karaniwang sin-search ng mga tao. Halimbawa, paano? Ang paano ay laging sinesearch ng mga tao yan. Paano ako gumawa ng YouTube channel? Example, paano ko? So, paano ako nakapunta sa ibang bansa? The secret of. So, gagawa ka ng content ng the secret of and then dudugtungan mo na lang kung ano yung naisip mong idea. Uutusan mo yung mga viewers mo. Do this. So, maku-curious yung mga viewers mo kung bakit nila gagawin yon. So, i-click nila yon. Mag-title ka ng do this and then dudugtungan mo. Don't do this. Maku-curious din yung mga viewers mo kung bakit nila hindi gagawin yon. Karaniwan, i-click nila kung bakit. Yun nga. Gusto nilang malaman kung bakit nila hindi gagawin yon. Pagkukumpara, halimbawa, bagay, lugar, pagkain. Halimbawa, iPhone vs Samsung. Jollibee vs McDonald's. Philippines vs Europe. Warning. So, maku-curious din sila kapag ang title mo is about warning. Halimbawa, scam alert. So, isi-share mo yon kapag na-scam ka, isi-share mo yung experience mo para makaiwas silang ma-scam. The most. So, gagawa ka ng title ng the most, dudugtungan mo na lang. The best. Gagawa ka ng title ng the best and then dudugtungan mo. First time. So, isi-share mo din yung mga first time na na-experience mo. Nagkaka-interest din sila sa mga first time na title. Viral videos. So, karaniwan kung alin yung nagba-viral, doon nagka-interest yung mga tao. Halimbawa, yung teacher na pinapahiya niya yung student niya na ina-upload niya sa channel niya, nag-viral yun. Si Boy Tapang, nag-viral yun kasi kunwari lang pala yung JF niya. So, yung alin yung mga nagba-viral, sasakyan mo yun at gawan mo ng content. Gandahan mo rin yung hindi ka ma-reuse content. At ang pinaka-the best is ang comedy. Kapag magaling kang magpatawa, ay dadami at dadami ang viewers mo. Bakit nagtatagal ang mga tao sa social media? Dahil nalilibang sila sa iba't ibang video na nakakalibang. Scroll down ka lang. Ang daming nakakalibang na video. Kaya nagtatagal sila. Lalo na yung patawa na video. Sa ngayon kasi, maraming bored na tao. Kaya nag-social media sila para doon sila nakakuha ng panandali ang saya, kumbaga. Kahit ako, gustong-gusto ko din yung mga patawa na video kasi natutuwa ako at parang feeling ko nawawala yung problema ko. Pero hindi lahat magaling magpatawa, pero meron talagang tao na talented magpatawa. Pag talented ka magpatawa, ang bilis lang mag-grow yung channel mo. Hindi mo na kailangan paghirapan. Magbibigay din ako ng tips guys para hindi kayo mapanghinaan ng loob ng mabilis is huwag nyong e-check everyday yung channel nyo. Kung may nanonood ba sa inyo, just keep on going. Kasi mag-iiba yung feelings nyo kapag chine-check nyo lagi yung channel nyo na walang nanonood. Mapapanghinaan kayo ng loob nun. Ang tendency nun, titigil ka sa pagbablog. Kaya wag mo nang i-check. I-check mo lang once a week, once a month, or basta wag lang everyday. Kasi yung feeling nyo nun is feeling loose. Nararanasan ko kaya yan. Kasi kapag gusto mo yung bagay, balang araw, magugulat ka na lang, oy, may bonus ako, sweldo. So, yun lang guys. Sana nakakatulong ito sa inyo. Paalam!